existence once again and welcome back to my channel. Multiple lovers, sino ang gumagawa at bakit ito ginagawa? In demand na in demand yan ngayon ang pangongolekta ng jowa, ang pangongolekta ng syota. Walang gender, mababae o malalaki, binibisyo ang ganitong bagay. Ang manloko at magpaikot ng tao, ang paglaruan, ang nararamdaman ng isang tao. Nung una sinasabi natin na, ay playboy yan, ayaw dyan ang pamilya ko. Ay playboy ito kung sino-sinong nililigawan, kung sino-sinong syota. Yung hindi naman sabay-sabay nung unang panahon, naririnig ko yan. Kaya minsan tumututol ang mga magulang na mapakasal ang kanilang anak na babae sa isang lalaking papalit-palit ng syota. Eh ngayon, ang binibisyo na hindi na sila papalit-palit, sinasabay-sabay na para masaya at bonggang-bongga na lima-lima ang syota. O diba, kakaiba. Yan ang nangyayari ngayon sa social media na katapos-tapusan makikita mo magpo-post si ganito, magpo-post si ganyan, pareho sila ng syota, nag-agawa, nag-away na. Naglaita na sa social media and me myself, pinapanood ko yan sa TikTok na silang dalawang Pilipina ay nag-aaway sa isang Pakistani lamang na pareho silang sinusyota. Parang mga baliw, mga gaga, walang isip, hindi gumagamit ng totoong pag-iisip. Lalong-lalo na at LDR lang naman. Ano ba ang napapala ninyo sa ganitong bagay? Kasi ang alam ko sa mga taong gumagawa ng ganito na sabay-sabay ang mga syota o ang mga jowa ay isang taong hindi kontento sa buhay niya. Isang tao na hindi masaya sa kung ano ang meron siya. Kasi in my opinion, yung ganitong bagay at yung mga taong gumagawa ng mga ganito is it's not only habitual or it's not only sinasadya. I guess it's a sickness. Or talaga lang ang tawag sa kanila ay polyamorous. Ang polyamorous kasi is trying to make a different new connection. Yan yung mga taong sabay-sabay yung ginujowa or yung sinusyota. Kasi gusto nila mayroon palaging bago. Gusto nila yung hindi sila nababakantehan. I guess it's a sickness. Hindi ko naman sasabihin na nagpapalipas oras lang kayo kung sa personal ninyo ito ginagawa. Mahirap kasi na napaglaruan mo yung nararamdaman ng isang tao. Mahirap kasi na pinapaikot mo yung kanilang nararamdaman para sa'yo. Tapos ikaw wala lang, hindi mo siniseryoso. Kawawa naman yung mga sinusyota mo kapag ganito yung ginagawa mo. And sabi nga natin, kung ikaw na sabay-sabay yung ginujowa mo and namimit mo sila personally, you have the higher risk na magkaroon ka ng sakit. Like, prostate cancer or cervical cancer kung babae ka man, possible na mangyari yan. Kasi of course, kapag magjowa kayo, magboyfriend kayo, hindi naman nauso ngayon yung katulad ng panahon namin na pupuntahan mo sa bahay, dadalaw ka lang ng ilang oras. Eh ngayon ay talaga namang nagpupunta pa sa kwartong malamig, gano, rumerenta ng kwarto. And you have that higher risk na magkaroon ka ng sakit kapag imimit mo yung lahat ng jowa mo. Napaka-delikado ng ganitong bagay. Kaya sabi nga natin, hindi naman talaga maganda yung sabay-sabay yung jowa mo. Unang-una na dyan na masasabihan ka ng mapaglaro. Pinaglalaroan mo ang feelings ng ibang tao. Hindi mo nire-respeto yung pagmamahal na binibigay sa'yo. Wala kang respeto sa sarili mo kasi hindi mo kayang irespeto yung mga taong nililigawan mo o yung mga taong ginujowa mo. Kasi sa pagmamahal at papasok ka sa isang relasyon, dapat seryoso ka sa pagmamahal na ibinibigay mo sa isang tao. And I don't think na kapag ginagawa mo yung ganitong bagay, na sabay-sabay nga yung mga jowa mo at yung mga syota mo dyan, na lima-lima, tatlo-tatlo, ano yan? Inaano mo, paano mo binabudget yung oras mo? Paano mo binibigyan ng effort ang bawat isa? Kasi sa feeling ko lang, napakahirap nung ganyan na sabay-sabay mo silang i-entertain, sabay-sabay mo silang bibigyan ng panahon. Ano ka, dual sim? Hindi lang dual sim eh, kasi mayroon ako talagang alam na ilan silang sabay-sabay, in which is, nasasaktan na yung isa kasi nabuking na nga niya. So, sabi ko nga sa kanya, iwanan mo na kasi it's not worth it.
Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, ikaw lang ang siseryosohin, ikaw lang yung mamahalin. Hindi lang pagmamahal kasi ang ibibigay sa'yo. Ibibigay na rin sa'yo yung respeto. Kasi kung nire-respeto ka ng isang lalaki o nire-respeto ka ng isang babae, hindi ka sasaktan. Kasi alam niya kung paano papahalagahan ang iyong nararamdaman. Pero once na ang isang tao ay pumasok sa buhay mo at pinaglaruan ka, you have to throw him out or you have to throw her out. Kasi sila yung mga taong walang kontento sa buhay, hindi masaya sa mga ginagawa nila at sa mga blessings na natatanggap nila sa buhay nila. Masakit lang kasi sa mga totoong nagmamahal na niloloko sila ng partner nila. Alam mo na ibinibigay mo yung totoong feeling sa kanila, yung totoong mong pagmamahal. Tiwala, napaka-importante niyan kapag ibinigay sa iyo ng isang tao ang kanyang pagtitiwala tapos sisirain mo lang. Karma is just out there. Hindi mo man maramdaman sa ngayon ang karma na sinasabi, you're going to feel it later in another way. Hindi naman ibig sabihin na sinaktan mo yung isang tao nang dahil sa pag-ibig, ganun din yung mararanasan mo. Maybe not, kasi may iba-ibang pagsubok na binibigay ang Panginoon sa atin. Makakaramdam ka ng sakit, which is this is your punishment by hurting someone, by hurting others. Hindi man ito katulad ng bagay na ginawa mo para sa kanila. Kaya napakahirap pumasok sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Lalong-lalo na yung mga LDR dyan, hindi nyo alam kung gaano katotoo ang isang tao. Hindi ko naman sinisiraan na kung may karelasyon ka through LDR na ganito nga yung ginagawa ng syota mo or ng girlfriend mo or ng boyfriend mo for whatever you are calling them, na maluloko lang sila, na hindi totoo yung nararamdaman nila. Maybe, kasi may mga LDR din naman na nagkakatuluyan at talagang seryoso dun sa relasyon na meron sila. Karamihan kasi, maybe 80% ng mga nababasa ko at napapanood ko through social media na ang dami-dami talagang ganitong cases na niluloko lang, pinaglalaroan lang, ini-scam, pinapaikot, pineperahan. Alam mo yun, yung wala tayong kadala-dala, lalong-lalo na yung mga nagmamahal siya ng mga ibang lahi. Eh, hindi ko naman nila lahat na lahat sila ganito yung ginagawa sa kapwa natin, Pilipina. Pero karamihan kasi, minsan kapag nagmamahal tayo, hindi na tayo nag-iisip kung ano ba talaga yung tama, basta ang alam natin yung nararamdaman natin na mahal natin ang isang tao. Kaya sa panahon ngayon, wala nang tumatagal na relasyon. Kung mapasok tayo sa isang relasyon na hindi talaga tayo 100% sure na seryoso sa atin yung isang tao, huwag muna nating pag-usapan yung pagmamahal. Pag-usapan natin kung gaano kaseryoso sa'yo ang isang babae at kung gaano kaseryoso sa'yo ang isang lalaki. Kapag ito ay nagseryoso sa'yo, walang involved na pera, walang involved na drama. Direct na pinapakilala ka sa pamilya. Mararamdaman mo yung seriousness. Doon mo pa lang sana ibigay yung pagmamahal na gusto mong ibigay sa isang tao. At pag ibinigay mo yung pagmamahal na yun, for sure 100% ibibigay mo rin yung tiwala at respeto sa isang tao. Kaso nga lang, nakakalungkot na sa panahon ngayon dahil nga sinasabi nila life is so boring, wala silang ibang paraan at wala silang ibang way kung paano mawawala yung homesick nila, mawawala yung boredom nila. Ang ginagawa nila, pati pag-ibig, pinaglaruan na, pati relasyon, pinaglalaroan na, which is very wrong. Na dapat yung pag-ibig at yung pagmamahal ng isang tao sa'yo, hindi mo pinaglalaroan. Pagdating kasi sa pagmamahal, ibang usapan na yan. Pagdating sa pag-ibig, ibang usapan na yan. Makakasakit tayo dahil nararamdaman natin na hindi sila yung para sa atin. Pero not to the extent na pagsabay-sabayin mo yung mga tao sa paligid mo para mahalin ka at paglaruan lang sila. Mararanasan mo rin ang masaktan kapag natuto ka ng magmahal ng tapat at magmahal ng totoo. At kapag dumating yung time na ikaw naman ang niloko, dun mo lang marirealize
na ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Doon mo lang mapapagsisihan ang mga bagay na ginawa mo, na sana hindi mo na ginawa ang mga bagay na nagawa mo, na sana hindi ka nananakit ng nararamdaman ng ibang tao, na sana nagmahal ka na lang ng totoo. Ano ba yung nagiging benefit ng isang tao sa pagkakaroon ng sabay-sabay na syota or sabay-sabay na tsowa? Wala naman, di ba? Sakit ng ulo. Pagbabudget mo ng oras, ano yung iba kapag iniwan ka ng isa, may backup plan ka? Yan ba yung tinatawag na backup plan? Kaya ka nakakaroon ng collection? Hindi ba masakit pakinggan sa isang tao na kapag nabuking nila na marami sila is that nagmumukha silang collection ng isang tao? Hindi naman figurine yan, hindi naman toys yan, pero kolektahin mo. Tao yan na possible na masaktan kapag niloko mo. Possible na masaktan dahil minahal ka nila. Dahil minahal ka ng totoo. Dahil ibinigay nila yung tiwala at respeto sa'yo. Sana lang sa mga taong nanonood or makakapanood man ng videong ito and you are in that situation na mayroon kayong girlfriend, mayroon kayong boyfriend na sinasabay-sabay, it's not too late to realize how important love is in one person. Sa isang relasyon, dapat involved dito ang tiwala, ang pagmamahal at higit sa lahat, ang respeto sa bawat isa. Pero kung ikaw na may asawa at nangongolekta ka ng syota, kaliwa at kanan, ang tawag na sa iyo ay isang desperada o isang desperadong malibog. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood at makaka-relate ng videong ito, it's not really too late na magbago kayo. Huwag ninyong pagsabay-sabayin. Maging seryoso kayo sa pagmamahal at sa relasyon na meron kayo. Kasi habang ginagawa ninyo ang tama, patuloy at patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon. Pero habang kayo ay gumagawa ng mali at nakakasakit kayo ng kapwa, sa huli, kayo rin ang magsisisi dahil sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ating ginagalawan, ito ay may kapalit na nanggagaling sa may kapal. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na ito at ang lahat po sana ay pagpalain ng poong may kapal. This is my life existence. To those who didn't subscribe to my channel yet, please do follow my channel. Hit the notification bell as well para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga videos na ia-update ko. Maraming salamat po and God bless you all, guys.